So, hi guys, this is Queen Jess Bedding. So, explain ko sa inyo ngayon yung exact na sukat na kailangan yung bilhin o per yard sa mga fabric. Halimbawa, gusto nyo gumawa ng single, kailangan nyo ng 1.5 yards. Okay? 1.5 yards para lang po yan sa single na bedsheet. Okay? Hindi po yan tinipid. Ang ano nyan, ang magiging thickness nyan is 9 inches. 9 bawat side. 9 plus... Sorry guys. Yung fiber nasa liit. 9. So, ibig sabihin, yung 9 inches na yun, magbabawas pa kayo din ng half inch or 1 inch, kaya magiging 8 inches na lang yon per side. Okay? Since sa akin kasi is fully garterized siya, hindi siya pwedeng tipirin. Kasi pag tinipid mo siya, makikita mo na hindi siya mag-fit or iilalim doon sa bed. Ang mangyayari is magkakaroon siya ng problema sa side ng bed. So, para sa akin, ayokong tinitipid yung mga tela. So, naka-stick yan sa utak ko na pag single is 1.5, automatic yan. Single is 1.5. Wala pa yung punda guys ha. Ano pa lang yan. Ang pinag-uusapan pa lang natin is fully garterized bed sheet. Okay? Ang iba po, ang ano lang nila, ang thickness nila, kaya bumibitin. Kasi ang thickness lang nila na nilalagay is 2 inches. So, 2 plus 2 equals 4. 4 lang yung nilalagay nila. Okay? So, if you want na maayos na bed sheet, ilagay nyo po yung tamang yung tamang thickness, huwag nyo tipirin. So ilang yards naman para sa isang filo, para sa dalawang filo, para sa set, diba, i-add mo dun dalawa dapat na filo. Okay, para sa dalawang filo, 1 yard po. Okay, 1 yard. So yun na yung eksaktong sukat na yun guys, hindi ka na nun hirap, at least meron ka pang allowance nun. Yung 1 yard na yun, pwede yun sa large na filo, pwede yun sa medium na filo, hindi ka maaalanganin nun. So, para yan sa single ha, 1.5 plus 1 equals 2.5. So, set na yun, 2.5, 1 bed sheet, fully garterized, and 2 na filo cases. Okay? Wait lang guys, may nag-chat sa akin. So, yung next na size is double. So, sa double naman guys, ang kailangan yung yard ng tela is 2 yards for bed sheet only. Double and family, pasok yun. Kasi di ba nga ang ano ko is 9 inches, okay, yung kapal ko. So, ang mangyayari dyan is pasok yung double saka family sa 2 yards. Okay, pwede nyo yun. Kung gusto nyo yung family, 2 yards pwede. Kung gusto nyo yung double, 2 yards pwede. Tapos again, yung 1 yard at 1 yard for 2 filo cases. So, total of 3 yards. Okay, 3 yards para sa double. Okay, paano naman po pag queen? Pag queen size, 2.5 po. 2.5 para sa queen size na bed sheet plus 1, kasi kailangan natin ng set na 2 filo cases, 3.5 kailangan natin. Pag king naman po, kailangan natin ng 3 yards para pa lang yun sa bed sheet, tapos plus 1 para sa 2 sets na punda, 2 pieces na punda pala, hindi 2 sets, 2 pieces na punda. So ang mangyayari po is ang ano niya po is 3-4 po siya. 4 years para sa king. Okay? 3.5 para sa queen, 4 para sa king. Okay? So, naintindihan na po yung pag mga yards na kailangan nyo pag kayo ay pag kayo ay bibili ng fabric, okay? Pag single is 2.5. Set na to ha. Ito mga sinasabi ko. May 1 bedsheet, 2 filo cases.
Pag double, 3 yards. Double and family yan, 3 yards. Pasok yan ang size na yan. Pag queen, 3.5. Pag king, 4. So, yun lang po. Sana may natutunan kayo sa mga actual yards na kailangan nyo sa fabric pag gusto nyo manahin ng any sizes ng bed. So, thank you guys. Bye!